ang hirap sa sitwasyon na akala mo makakaluwag ka na pero di mo in-expect na mas lalo ka pa palang pinahirapan. Napaisip na ako na hanggang dito lang ba ako kasi sobrang sakit talaga na umiikot dito sa ulo ko. Pero di pwede dahil laban pa rin tayo dahil syempre naliliit pa yung mga anak natin. So yung mga ganitong pagsubok sa buhay. So, magandang umaga po ko, mga ka-Lords! At nandito na, mag-harvest na tayo sa kabayas ni Lord kasi yung iba na over na. Sayang pag hindi natin ay harvestin. At magandang umaga po dyan. Shout out sa lahat natin mga viewers dyan. Sa nagsuportar, ay si Lamberto, si Pintabeng, si Pinbopre, si Hernande, Mary Jean, si Yore, hello at Michelle kay Ma'am Darlene, lakas na Negros, kay Jan Riot, kay Japan Sniper, at sa lahat-lahat na, sa supporter. Shout out, shout out. God bless, love you. Ito na. Yung lahat ng mga bidibinta, kunin na natin. Boards. Sobra siguro 5 kilos, no? Itong kuha natin, yun. Bal. Harap tayo paraan. May patay niyang ibang patungan. Pwede daw? Pwede on mo daw ito? Ayan. Ito man yung bahala na.
Hmm? Okay, mga birds. Parang ubos na. Ubus pa. Magkuha tayo ng lagayan ng mga birds. Para ang ayan, ubos na. At kuha ko ng sako para malagay natin sa sako. Hello mga birds! Magandang hapon sa lahat na minimaling viewers. At kamusta kayong lahat? Naway na sa mabuting kalagayan tayong lahat palagi. Unang-una sa lahat, nanghingi po ng pasensya sa lahat na minamahalang viewers dyan. Sa lahat na solid supporter natin dyan sa mga kaboards, mga karayot, Sword Family, Lil Jopper at Sword Planet, Nanay Mufant. At sa lahat na mga kumpari ko, shoutout sa yung lahat. At meron lang akong gustong ibalita sa inyo mga kaboards dahil mga ilang araw tayo di nakapag-vlog. So ang huling araw ko, yung video na in-upload natin kahapon ay nung video pa nung ano yun, A4 November 4, yung pagdating na ni Mrs. dito at sa aking mga anak. So anong date na ngayon? 8. So 4, 5, 6, 7, 8, apat na araw na hindi ako nakapag-vlog, mga birds. Ang hirap sa sitwasyon na akala mo makakaluwag ka na pero hindi mo in-expect na mas lalo ka pa palang pinahirapan. So siyempre, bago natin pagpatuloy, i-share ko sa inyo mga birds na aking karanasan. So, ang intro nitong video na to, ito yung nag-harvest ng papaya kahapon si Tatay Riot. Nag-harvest siya ng papaya at mapapansin nyo dito, bihirang-bihira ako magsasalita dito mga birds. Bilang na bilang yung aking salita dito at hindi po ako talagang si Tatay Riot lang yung nagsasalita at yung mga pagpamitas namin dun sa papaya, si Tatay Riot lang yung nag-vlog. So, nagsasalita lang ako pag may mga para akong pipi. Ganon. Yan, pasensya na talaga dahil nito okasyon, bago sila pumunta ni Mrs. sa Maynila, yan, nung unang araw, okay pa, tapos nung pangalawa, doon na umatake yung ipin ko, yung pinakapangil ko mga birds, sumasakit na siya, pero may sira naman talaga siya, kaso lang, sumasakit na siya, tapos ginawa ko, hinayaan ko lang, hindi ko lang pinansin, pero nung sumunod na araw, tapos lalo na yung dumating chlamysis, lalong sumasakit yung ipin ko at di ko na natiis. So ang ginawa ko, dumating sila ng A4, kinabukasan, pinabunot ko agad yung ipin ko, pumunta ako ng La Libertad, pinabunot yung ipin ko. Para matapos niyo yung paghihirap natin mga birds. Matapos niyo yung paghihirap ko na ilang gabi tayo hindi nakatulog dahil sa ipin natin.
Kasi sa Manila dati, nakapagpabunot naman ng mga ipin dati sa Manila. Mga tatlong beses na nakapagpabunot ng ipin. So, bali pang apat na sana tong ipin na to na pinabunot ko ngayon sa La Libertad. At ang masamang balita lang doon mga aboards, dahil kahit ako, hindi ko in-expect na gano'n na mangyari sa ipin ko. Kasi yung ipin ko mga aboards, pangil. Itong dito. Maliit lang. Maliit lang siya, kulay itim na ipin. Kampante pa ako nung pumasok na ako dun sa kwarto nung doktor. Sabi ko, di na ako nag-vlog, di na ako nag-video, di na ako nag-ano-ano pang ginagawa ko mga aboards. So, sinugod ko na talaga siya doon. Kahit masakit siya. Tapos, pero yung sakit niya, pag minumugaw ng tubig, nawawala. Sabi ko, mawala lang to. Matanggal lang to. So, babawi ako sa mga vlog natin. So, ganito na nangyari. Pumasok na ako doon sa kwarto. At sabi ko pa na, Lord, sana gabayan yung aking pagbubunot dahil siguro kasi maliit lang yung ipin ko, siguro saglit lang to. Pero ang nangyari mga birds, kabaliktaran yung nangyari, dahil inabot po kami ng 30 minutes sa ipin ko. Yung doktor, naawa na ako dun sa doktor na nagbubunot sa akin. Dahil alam mo yung naka-aircon yung kwarto, tapos sobrang pawis na pawis yung doktor mga birds. Tapos syempre parang ako, parang gusto ko na rin, gusto ko na rin sumuko na tama na. Kasi nararamdaman ko na yung sakit mga birds, sa 30 minutes ba naman, tapos yung anesthesia na tinurok. Isa lang yung tinurok na anesthesia dito sa ipin, kabilaan lang. So, nung nararamdaman ko na malapit na siyang makuha mga aboards. So, yung doktor, syempre, natutuwa ako kasi nararamdaman naman natin kahit naka-anesthesia, ramdam mo pa rin yung pagtanggal talaga. May kunting sakit talaga yan mga aboards, sa totoo lang sa nagpabunot ng ipin dyan. May kunting sakit yan kahit sabihin natin naka-anesthesia yan. Ramdam mo pa rin yung sakit niyan pag natanggal na talaga yung pinaka-ugat ng ipin mo dun sa pinaka- bagang mo dito sa pinaka pa ano mo ba sa buto nung panga mo, ramdam mo yan. So anong nangyari, akala ko natatanggal na, natanggal nga mga birds, ang masaklap lang dun naputol pala kaya natanggal yung ipin ko. So ngayon sinubukan ulit ng doktor na anuhin yung natira dun, kukulikutin, natanggalan ng kaunti. Nabasag kasi wala nang gaanong mahawakan, nabasag yung ipin ko, tapos kinulikot na naman ulit. Tapos ako na yung nag-decide, sabi ko na tama na kasi nasasaktan na ako mga birds eh. Tapos yun, sabi naman doktor, huwag ka lang mag-alala dahil after 2 months bumalik ka lang dito kasi yung ipin na natira na natanggal na ipin na natira na tinanggalan na tinanggalan natin. So kusang bababa daw yan. At after 2 months, pinapabalik ako doon para matanggal naman yung ipin natin. Kaso lang, masaklap dito mga birds. Hanggang ngayon, ano na siya? Nagpabunot ako ng asinko sa city out. Sa cities. 3 days na. 3 days nang lumipas mga birds. At kagabi, susubrang sakit kagabi. Pero sa ngayon, sa awa ng Diyos, ay okay naman. Sa 3 days na nangyari. At di talaga ako nakagalaw, di ako nakapag-vlog. So, pati yung pagsasalita ko, yun, napansin nyo, hirap na hirap ako magsalita. Pero pinipilit ko para ma-share ko lang sa inyo yung aking karanasan. At, yun, so, wala muna tayong, ang gagawin ko lang dito ngayon. So, pati yung sa pagpapakain sa aking mga baboy. So, si Manlaboy yung nagbubuhat doon. Pero ako yung nagbibigay. So, nag-soyo lang ako. So, tinitiis ko lang muna na gumaling yung aking ipin mga aboards. So sana magtuloy-tuloy na hindi na siya sasakit, kasi kala ko nga nung una, di katulad nung sa Maynila kasi, o pagpabunot ko pa lang, pag nabunot kasi lahat, iba kasi yung nabunot lahat mga aboards, pabunot ka ngayon, tapos kinabukasan yan, maluwag na yung ano mo yan, di ka na makaramdam ng sakit yan, bihirang-bihira na lang. Sa pangalawang araw, wala na yan. Pero sa naranasan ko ngayon, sobrang hirap. May yung unang gabi nga mga aboards, akala ko
talagang napaisip na ako na hanggang dito lang ba ako, kasi sobrang sakit talaga na umiikot dito sa ulo ko. So, pero hindi pwede dahil laban pa rin tayo, dahil syempre maliliit pa yung mga anak natin. So, yung mga ganitong pagsubok sa buhay, so kailangan nating lampasan 'yan. Yeah, tiwala lang sa mahalating Panginoon dahil siya lang po nakakaalam. At hanggang ngayon, so sa awa ng Diyos ay medyo naka-recover na tayong konti, at sana magtuloy-tuloy na, mga kabords. So, 'yan. I-share ko lang sa inyo gawa nung sobrang hirap talaga. At syempre, binigyan tayo ng kanya-kanyang buhay sa ating mahal na Panginoon. Syempre, yung buhay na binigyan niya sa atin, may kanya-kanyang pagsubok din 'yan, kaya magpakatatag lang tayo hanggat kaya natin. Tiwala lang. So yan, at sana magtuloy-tuloy na, mga abords, yung ating pagaling. At so syempre, naramdaman ko naman na yung ating ipin, so pre-usog, sana magtuloy-tuloy na. At di na siya sumasakit ngayong maghapon. At may mga gamot naman tayo naka ano dyan, naka ersita sa atin na tinitake natin. Basta wag lang nga pabaya sa gamot, at biglang abusado sa katawan, mga birds. Kaya sabi ko kay Tatay Riot, yan, pagpuchensyahan muna tayo. Si Tatay Riot, panoorin natin sa vlog ng Riot Family. Dahil 3 days na talaga ako hindi nakapag-vlog, hindi nakapag-video, nakapag-update dito sa Buhay Bukid. Simula nung dumating sa misis, na wala na akong update. So, kaya late ko rin din na upload yung video na yun, mga birds. Gawa nung hindi ako makapag-edit ng maayos. Hindi tayo makahawak ng cellphone. Ginagawa ko lang, natutulog lang ako, pinapakaramdaman ko yung aking naramdaman. Kaya yun, salamat Lord, at nakaraos din tayo. So yan, panoorin natin sa vlog ng Riot Family. Dahil ayun, sa Tatay Riot, nag-umpisa na dun sa pag-araro. So sana magtuloy-tuloy na yung ating pagaling. At yung papaya namin, yan, hinarbisan ni Tatay Riot yan nakaraan. Pinadala namin sa Bacolod, shout out to Kitu Manyo. Yan, nasa ano na yun. Andiyan na si Manyo, dumating na daw, pero nantay niya ako na bumaba doon, kami doon lang mag-uusap. Dahil biglang, ano daw yung papaya sa Bacolod, biglang dagsa na naman. Kasi siyempre, dumaan ng bagyo. At shout out pala sa mga lahat na Cagayan dyan. And sa mga kababayan natin dyan, naway ligtas kayong lahat. Sa may bagyo na naman silang naranasan ngayon. So sobrang lakas, signal number 4. Ingat po lahat dyan sa mga kababayan natin dyan. So yan, na-share ko lang, mga abords, yung ating naranasan nung mga nakaraang araw. At nanghila ulit ng pasyensya sa inyo na wala tayong video, wala tayong ganong video na na-upload sa mga nakaraang araw. So yung in-upload ko lang na video kahapon, so nung nakaraang araw pa yon na naipon natin mga vlog. Pero sa ngayon ay yan, sana bukas pag video na tayo, tuloy-tuloy na. At patuloy-tuloyan na tayong gumaling yung ating ipin. So yun lang, mga kaboards, at maraming salamat sa lahat na minamahaling viewers. Siyempre, nang huli, hingi lang ulit ako ng pasyensya sa lahat na minamahaling viewers sa laging nakaabang sa mga video natin, kung bakit wala tayong mga upload sa mga nakaraang araw. 2 days din yata akong hindi nakapag-upload ng video, mga kaboards. Kaya pasensya na talaga. Pero yan nyo, mga kaboards, baka sa mga susunod na araw, yan, makakabawi na tayo, makaka-recover na tayo. At naway pagpalain po tayong lahat, mga kaboards. So ngayon, gusto ko lang ngayong ipasilip. Pasilip ko lang sa inyo yung mga na ano ni Tatay Riot dito. So pag mga ganito kasi, ganyang init, mga birds, di ako naglalabas nyan. Kasi lalong kumikirot yung aking ipin yan, yung pinagbunutan. Ang ginagawa ko, bahay lang talaga muna. So ayan yung dating palayahan natin, yan yung nararo ni Tatay Riot. At yung mga papaya namin, yan. So patuloy pa rin sa pagtayo dyan. At syempre, pahay ko lang yung aking mag-ina dito bago natin tapusin yung ating video. Dahil, yan yung mga birds, babawi na lang tayo sa mga susunod na ating araw. At, medyo maganda na yung ano dito.
sa aging natin, oh. Ayan, dito nagatuwaan yung aking mag-ina dito at konting kasiyahan lang sa buhay bukid. Hi! Oh, dance! Lawrence, hi! Hi! No, si Lawrence. Dito yung aking mag-ina, nagkatuwaan si Amber. Hey, Bear! Hey, makabod! Piyang! Siyempre, misis yung pakana. Grabe si Lawrence, nakasputing pa. Oh! Tinamaan si Lawrence. Oh, one more! One more! One more! Ma, ako nakawin na dalawa. Winner ka dalawa? Siyempre, nakapitlik din dalawa. Dance! Dapat! Andaya mo naman eh. Ma, ako muna ma. 3-1 1 si Amber. Oh my God. 4. Amber ona. Aku daw. Wala na, champion na. Titigan mo na. Lo, umiyak si Amber. Lo, umiyak si Amber. Ay, huwag mo. Huwag mo ganyan, iiyakin si Amber. Hila ka? Hila! Hila ka? Oo. Iiyak niya niyo. Hila ka nun, iluha! Hila! Nay, hila si Amber, nay! No, na! Hila!